Real Fuerza de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza, or Royal Fort of Our Lady of the Pilar of Zaragoza o Fort Pilar, ay isang pagtatanggol militar noong ika-17 siglo na binuo sa pamamagitan ng mga kolonyal na pamahalaang Espanyol sa lungsod ng Zamboanga. Ang fort na ngayon ay isang museyong pangpook ng National Museum ng Pilipinas, ay isang pangunahing landmark ng lungsod at simbolo ng kanyang kultural na pamana. Sa labas ng eastern na pader ay isang dambana na nakatuon sa Our Lady of the Pilar ang tagapag-adya ng lungsod. Isa itong banal na lugar para sa kandila at isang lugar para sa masa, lalo na sa mga mananampalatayang Katoliko. Dahil sa kahirapang bigkasin ang isang napakahabang pangalan nitong pook, ngayon ay tinatawag ito ng mga tao na Fort Pilar. Dito namin nakilala si Nanay Pasita. Isa siya sa mga nagtitinda ng kandila sa labas ng Fort Pilar. Sa unang tingin ay hindi mo batid kung ano ang pinagdaanan niya sa buhay, dahil sa edad niyang 64 ay nagtitinda pa rin siya ng kandila. Kaya naman, naisipan naming kausapin at tanungin siya dahil sa kuryosidad na malaman ang tunay na storya ng buhay niya. Pinagbigyan ni Nanay Pasita ang aming hiling, kung kaya't sinamahan namin siya mula Fort Pilar patungong Kawit, Zamboanga City, na may 13 kilometro ang layo mula sa syudad kung saan siya umuwi. Medyo papasok na lugar, nasilayan namin ang simpleng pamumuhay na mayroon sila. Dahil sa galak na makausap at makilala namin si Nanay Pasita, sinimulan agad namin ang pagtatanong sa kanya. Di mi nombre Pasita Gregorio. 64 anyo yo ara. Taben yo candela 36 anyo. Dia simple mga 150. El Sabado Domingo mga 250 ari pa arriba. El menos tamen akel mga dia simple mga 100 akel el bajo. Tabol bigan yo ki Lunes lang pati Huwebes. Kaya lang yo ta kita na popular kasi difícil man el pasaje. Volve tu anda tu aga de volve tu tarde pasaje también a difícil y no hay tu tanto entrada manita que tu así na lang volve lang yo lunes pati jueves compra que otro día allá lang yo ta dormi por Pilar si allá yo ta compra lang yo comida allá onde aquel plaza Pilar na tiene que mga tienda ya na si se era que la la tiene mga kilala onde aquel lugar allá yo ta dormi. El di mio mag-aapo amol di mio inspirasyon. Si el tiempo bakasyon, akunta ko nelsen para si abel klase, tiene para at least na enrollment di ila. E si gane si tiene problema, mas malo si akil impermor mga bata, kabar may kita trabaho, ali kita ta tormenta. Til ya ebakwa kami para ki kasi iskuro pa man kil, alas 3 kila susede. Sa kami na kami para na pueblo, kaba tali pa si mga bata, akil el tormento. Kaba kami na pueblo, espera pa kami si kinibiyahe para aki, kinipangambiyahe. Kaba ta uwi to el bala, onde-onde lang ta sa lena, akil el makakuan gayo til mga bata. Mga 3 meses, no ya pwede bende. Kay nanway income, sila lang, tabus pa. Ya pwede bende del Disyembre pecha 1 lang man. Ya, kaba ba tatis high school graduate. Ay, masya kay kasi yamur yaman di amon na na-tormento ya. Kwan lang pa yo, 18 anyo, kasi high school yo kay. Yo el mayor. So, yo ya para kumo nana, para kuno di may mga menor, na ano ay may pwede entra eskwela. Kini yo, hermana ya pwede akabali hasta college. Talile ara na tulungatong takida. Kini tanke lele 3 anak mo her.
Dahil tiempo ya muri di amo nana kasi juta-juta pa man di may mga menor. Alisod gayod kay nai kanila kiyang kuida sa entrapayagal eskwela. Dahil ganit tiempo ya graduwa ya yun ay may pwede kontinua na college. Kaya difícil man. Nai kanila kiyang mira, nai kiyang atende. Kasi di amo tata tan na trabaho tamin. So yun ya kita kumo pero nana di ila. Tiempo na yung maya di amo nana. Kundo bibo di amo nana bonamente man kami, atormenta lang kami kundo akil di amo ria di amo nana. Mahirap at tinuay nana. Duwile ba il kuan? Yati halika namun. Or, no sabi kami, si kusa kami ase. Siyempre, kusa matu sabi si kusa tu ase kay bata pa. Tormento ba yun para atindi kanila, difícil. Kapag tantra pa yung kaleskoy. Siyempre, man double time ka to, sili ka to na kasa. Manimus pa to, atindi pa to kanila. Kundo yung andangan yun na fourth pillar, siyempo ko tala pa kaya di miyo suegra. Na el trabaho tanti suwipin di mang kandila. So, ya aprende yun yung bindi kandila. Na kundo bonamente ya el, bonamente man el bendida. Ali ya, sigya yung bindi asara. Ali man yan, kwan, di may mga anak, ya pwede yung mandantra skwela. So, ali ya lang gato na kwan na kandila. Kasi, eso sila, ya pwede yung mandantra sila kinda high school. Bida di amon benamente man maskin da sila pobre pero alegre bida. Bagamat bakas sa mga ngiti ni nanay ang hirap na dinanas niya sa buhay, naging matipid siya sa pagsagot sa aming mga katanungan. Oh, yun una pa kaya gacho akel abayo sa gacho accounting. Benamente lang di miyong mga anak to, doon ay sila problema. Okay, akil po miyong. Basta, el di miyong lang ilang kaya pwede sila akaba, entra eskwela. At least hindi sila tormenta. Yan kita problema. No kita akil, basta, perde dahil nila esperanza. Sigura kita man survive di atong problema. Para at least maskin pakilaya, pwede kita solve di atong problema. Amo yan si kanato niya dali, so receive kita kung todo corazon. Ay amo ka kanato niya dali. Nakakwentuhan din namin ang panganay na anak ni Nanay Pasita na si Kuya Eric Gregorio. Lakas loob niyang ibinahagi sa amin ang mga pinagdaanan nila, lalo na't kasama ang pamilya nila sa mga apektado hunsod ng nagdaang krisis dito sa lungsod ng Zamboanga. Yung nombre si Eric Gregorio. 38 anya yun. Bale, 4 kami man hermano-hermano. Rio el mayor con todo. Aquí está tormenta kami. Kini de brasa na dormida, siksikan kami. Na amli konti ko para na kumida. Este di mi prima na labada lang. Tienen basta dale mi dos kilos para na di mi hermano na 5 si su anak. Di mi hermano na tapasa pa ba tormenta. Na aral ulam. Tienen basta gulag de que noche ginamos lang. Na amli konti ko na bida. Ka tormenta kami. Bale sa di mi na natanda bende kanela. Tengo un tali ng mga 100. Napasay di si Bira Buelta 50. Na aros kumpratuara di 37 ko sa palulang. Na kwanto kay pamilya kaya ko retres. Tormento. Labira di miyo nana natapas si Tormento. Tamira yung sasyon di siyo andali. Bende kandela para kumida damon. Nabli konti ko kung iyo lang. No kere yung ele mo be. Bende kandela para ko sa labis yung mga apol ko namon. Nalisuyo. Nakwanle. Kay kung akile. Mas mali kami. Kaya dapat kang ipit ya na ipit. Na arabol bilay lunes, aki, na kung kwanto kaya da disyusen, cancel ko na disyusen, 150-200. Dapat kang kumpra lagi aros para una. Para kumigo, no kere, rayo kung alya di na natadurmi, kaya siyempre maliso yung disyusasyon. Pero kosa man pwede ase, kung aki kat alya katli, kaya tambadyo del pasay bira buelta, alya di durmi, maskin kumigo, no kere yung mira, kaya siyempre kumira mga ente, siyempre makalastima, pero ang sige na yung makatiyas sosede, natural yan lang kaila ase. Kaya total, ang sige na katiyas sosede na bida damon, porque pala hindi ablaman na mira, hindi tadurmi lili na orelya. Siyempre, natural yan, kaya man kung nalireceive, saka, akika. Nasa talan le dormi na orelya. Maskin duele man kumigo mira, total ang sige na mga dyan sosyal ng umida. Kasa pwede kasi, kayo anak mayor, duele kumigo mira di miyo nana tamira ito dormi tapatis eh. Ako sa man di miyo ayuda, kayo mismo tatormenta di miyo vida. Kumo sabado, talya le dormi, kami taki. Ano sabi kami kung lego di noche, kosa ko nila tapasa. Na pero ese tasel eh, para chene kami, lero kosa para di amung kinalunes. Ano sabi kung kosa di miyo nana tapasa ala, kung tapo le bali dormi binamente.
Nadormida di siyo na bangko tapos kalir para di amo komida. Nandino tino sa ito, nele ba di siyo detras o kosa bertapas ako nele, kung tan ulam, binamente balit na dormi na. Nang kosa man yung pwede ase, kay Audimio Vida tormento kami. May si di mi nana tabi ni kanela. Takuwi pa sa dos beses na di mi nana akuwi, di siyo bendita kanela. El mga traffic enforcer, detail income, kaya nung pwede kita man liog bendi ka binamente kanela, kaya takuwi man. Hindi li kaya mira di siyo mga apo, punta pa sa el amoy. Nakurese tabagat le bende kanela kay tamira le disyo apo o kumira le tapas el hambre ko sa kunele pide lola piso lola nanu man ko sa para dali lola nabul anda lan le na por pira bende kanela alegre kami maski maski pagi mo de maski noy kami sem basta kal importante ko na mon hunto hunto kami na mente kami ta pwede ko noy kami ko sa kasin tina vida dang wala buona ya enfermedad se tabla yo hindi o perder pa casa pwede sineta do. Nabalil kami still, takwang kami kiara, tapidi kami. Kung may sasede, kung naman istikilaan siya na, sasede na kondamon, na fire victim. Eh kung kayo man na pwede era, kung naman ayuda para kambya kami natulong atong. Akin lang kami tapidi, chene kami pwesto. Kaya kung alila na natulong atong, chene daw ko sa tadale pa, chene pa pwesto. Naya sila, mong misas na ipa kami trabaho man, hermano. Kaya abli kontigo, tormento buska trabaho, kuna istudyaw. Nara sir, natulong nga itong kami. Pwede kami basta-basta gindali kay Purkasa. Elda mo nombre, na isali na Master Lee. Na isali na grandstand, at sali nombre din na Master Lee. Kay Purkasa, tali sila na grandstand. Oras suseso, ali sila kore. Kay noy man kami, oras suseso, na kami kore na grandstand, kore kami aki. Tabla kami, pagimodo kami gindali na grandstand. Kay kami, uno man kami na 5 victims. Kami biktima man kami na 3 pamilya. Tabla ko namun, este kami ase, este kurakis, sita kami ritrato. Kwanara, tapidi kami. Kambya lang kami natulong ato. Kaya kung alaon din na pwesto kami kung napemero, no pwede man kami biralya. Kaya hindi man ka-chera di amon, takeda lang kami na. Kaya dueño del chera, naman ako na mong kita niya. Bilang tugon sa kanilang kahilingan na magkaroon ng komportableng matutuluyan, sumangguni kami sa isang tanggapan sa loob ng City Hall upang alamin kung anong pwedeng gawin ng pamahalaan sa mga pamilyang naapektuhan kagaya ni Nanay Pasita. Nakapanayam namin si Engineer Rodrigo Sica sa Office of City Planning and Development at ito ang kanyang naging pahayag. Hindi lang si Nanay Pasita ang nangyari na ito. There are many others. We call them the home-based internally displaced person. In the Evacuation Center, Grandstand, and other schools. IDPs in the temporary shelters. Then you have IDPs home base. Ibig sabihin, they're staying with their relatives or they have the means, the capacity, or the money para mag-rent ng bahay. So what I suggest, especially for those, you go to the Housing Land Management Division located in Petit Barracks. Why there? Because prior to the Gera, the Housing Land Management Division, as is their task, made a survey of all the dwelling units in 98 barangays of Sumbawanga, especially saan yung meron mga communities. So it will be a very high possibility that her name, Nang Pasita, is there. A word of caution. Baka yung si Nang Pasita, hindi siya yung owner ng bahay. Because you might have a house, but the lot is not yours. Yung ganun, unless the owner will allow you to go back, no problem. If the owner won't allow you to go back to where you've been staying before, then you will be relocated. You'll be provided with the house in sa area na kinuintaw ko. Ang ginawa dun sa tulong atong is really to remove people from the grandstand. Have you been to the grandstand? Do you see how deplorable the situation is? Ang baho. So we need to remove, to reduce the number and put in tulong atong. Well, if Nanay Pasita is willing to go to tulong atong, Evacuation Center to Tulong Atong, that's a temporary shelter, to permanent. Baka si Nanay Pasita, kung gusto niya sa Tulong Atong or any other temporary shelter, we can accommodate her. But the question is, hindi pa yun bahay, bunkhouse lang yun. The ultimate objective, the ultimate goal of Build Back Better Zamboanga is lahat ng Nanay Pasita na apektado ng gera, magkakaroon ng bahay, hindi nasa temporary shelter o Tulong Atong. So, tell Nanay Pasita, walang pangalan niya sa master list, go and see the Housing Land Management Division and ask how it can be she can be accommodated. Sa lahat ng pagsubok na nalagpasan ni Nanay Pasita, ito ay nagsilbing aral na nagmulat sa amin sa katotohanan. Ang buhay ni Nanay Pasita ay nakakahanga sapagkat sa 36 na taon na pagbebenta ng kandila, ay kinaya niya ang mga paghihirap na kanyang napagdaanan upang matustusan ang kanilang mga pang-araw-araw na pangangailangan. Noong Setyembre 2013, naganap ang di malilimutang trahedya sa lungsod ng Zamboanga, na labis na nakaapekto sa pamumuhay ng bawat mamamayan.
Isa na dito ay si Nanay Pasita na tumigil ang kanyang pamumuhay at nawala ng kita at tirahan sa pangyayaring iyon. Doon namin natutunan na kahit anong paghihirap ang maaaring maranasan ay dapat ay hindi mawala ang pananalig sa Diyos at pag-asa upang bumangon muli sa isang masamang panaginip.